And having food and raiment, let us be therewith content. Sabay-sabay tayo sa verse 10. Begin. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, muli salamat po sa gabing ito na muli kami na inyong mga anak ay magkasama-sama sa lugar na ito. Salamat sa inyong mga anak na sa church na ito. Paunga na po ni Pastor Bong, na kanyang family, na makita ko po, Panginoon, na nagpapatuloy, na masaya, matapat, na naglilingkod sa inyo. And sa kabila ng maraming mga hadlang, maraming mga pagsubok, maraming problema, and still masaya naglilingkod po sa inyo. O Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo mahayag. Salamat meron kami inyong salita na nagpapaalala sa amin, nagtuturo sa amin, kung wala kayo, wala po kami, Panginoon. And Banal na Espiritu ng Diyos, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po pangunawa ang bawat isa. Ganun din naman, tulungan niyo po ako, O Diyos, to preach thy word. Make me a blessing to these people. May your name be glorified tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. And nais ko, andyan ba yung ating pianist? Amen. Buti na lang may pianist. Sa church hindi ako makakanta eh. Hindi ako maka walang tumutulong sa akin ano. Pero meron kami mga pianist doon. Bet kasi yung mga inaawit ko biglaan ito eh. Ano, hindi na kami nakapag practice. Hello. Hello. Gumagana ba ito? Ito. Hello. Ayun. Ayun. Amen. Praise the Lord. Parang while driving one day to a quiet car. Oh, muna na ako. Ah, sundan mo nila ako. Ang hirap pag walang practice. Pag walang, yun po ang kadalasan, pag walang, yung mga bigla ang kanta ay, pero naayos naman ang Panginoon. Amen? Okay. While driving one day to a quiet countryside, an old man is walking, so I offered the ride. His face was too wrinkled, his hair turned to gray, and these are the words that he had to say. I may look like a beggar, but I'm rich as a king. What I have in my heart gives me reason to sing. And I joined with Jesus, so why should I sigh? And these are the treasures that money can't buy. Money is worthless when a soul is at stake. If gold bought redemption, how much will it take? But he loved me and saved me, and I can't explain why. And these are the treasures that money can't buy. When you look at my garments and you notice their torn, while I have a new garment that's never been worn,
And the cave in I live in is home till I die. While I buy mansion in glory that money can't buy. Money is worthless when a soul is at stake. If God bought redemption, how much will it take? But he loved me and saved me, and I can't explain why. And these are the treasures that money can buy. But he loved me and saved me, and I can't explain why. And these are the treasures, these are the treasures that money can buy. Amen. Praise the Lord. Nakakaawit pa. Amen. And okay, dito na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And I titled this way message, how to keep away from the love of money. Amen. And sabi rito sa ating binasa, for the love of money is the root of all evil. Ano? And sa ating pong sa mga tao, ano? Ang successful na sinasabi nila, o yung successful na nakikita nila o mabuting nakikita nila ay yung pinagbabasehan nila, mga kapatid, ay maraming pera. May magandang hanap buhay, magandang bahay, magandang kotse. Yun po ang basehan ng tao. No, meron kang magandang bahay, meron kang magandang kotse, may gandang hanap buhay, successful ka. Amen. Kapag wala ka ng mga yon, mga kapatid, hindi ka tagumpay. Pero mga kapatid, hindi po yun sinasabi ng Bible eh. Amen. Eh, maraming mayayaman eh. Maraming mayayaman, papakamatay. So, hindi po yun. Yun din successful na sinasabi ng Panginoon. And narito nga po, mga kapatid, si Apostle Paul, nagpapayo kay Timothy. Pinapayuhan ni Paul si Timothy na pag-aralan, turuan ang mga mananampalataya na kanyang pinagpapasturan, pinangungunahan niya, na tumingin sa lalo pang pakinabang kaysa pakinabang ng pera. Amen? Ang sabi nito dito sa ating text, ano? And sabi nito, perverse dispute in verse 5 of men, corrupt minds and deceit of the truth, supposing that gain is godliness, and from such withdraw thyself. Ano? So, ang kung pakinabang sa marami tao, ang pagtingin nila ay pakinabang yung pera, merong higit ng pakinabang. Amen. Yeah, ito. Godliness with contentment is great gain. Amen. And kasi nga mga kapatid, kaya narito si Apostle Paul, andun ang tinuturuan niya yung mga mananampalataya doon na huwag umasa, huwag naging ang pag-asa nila yung pera. Praise the Lord, meron tayong pera. Pero hindi dapat natin, huwag natin maging, yan ang pag-asa sa buhay natin, ano? And so, andito si Apostle Paul, tinuturuan itong mga kanyang mga nasasakupan, itong mga mananampalataya doon sa, ano, sa lugar na yon. And kasi nga, nakikita ni Apostle Paul, mga kapatid, ang mananampalataya doon, bagamat matatagal ng mananampalataya, ay higit nang nakatingin sa pakinabang ng pera kaysa pakinabang ng Panginoon. Ang mananampalataya doon, mga kapatid, ay hindi rin nalalayo sa maraming mananampalataya sa ngayon. Na naroon ang pakinabang nila sa paglapit sa Diyos ay pera. Amen. Pero hindi po 'yun ang sinasabi ng Bible. Ang sabi ng Bible,
binigyan po tayo ng alalahanin, ano? Sabi ng Bible, if in this life only you have hope in Christ, you are of all men most miserable. Kung ang paglapit mo kay Kristo ay para lamang magkaroon ka ng pera, nakakamali ka. Ikaw na yung pinakamiserableng tao sa sanlibutan ito. Kasi nga lumalapit tayo kay Kristo, andun mga kapatid, hindi naman tayo pinababayaan ng Panginoon. Ano? Nagbibigay siya ng pera. Mula rin sa kanya yan eh. Lahat ng bagay mula sa kanya, pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng bagay. Even ourselves. Galing ito sa Panginoon. Ano? Wala tayong pagmamayari. So, kaya sabi ng salita ng Diyos, kung pag-asa mo sa Panginoon ay para lamang dito sa lupa magkaroon ka ng pera, makilala ka o whatever, nagkakamali ka. Ikaw ang pinakamiserable. Kasi lahat naman tayo mamamatay. Ang pinakapag-asa natin mga kapatid sa Panginoon, kaya tayo lumalapit sa Panginoon, hindi sa anumang bagay. Meron tayong mga problema, pero tandaan natin lahat, for we brought nothing in this world, and it is certain we can carry nothing out. Dumating tayo na wala tayong dala, alis din tayo sa libutan ito na wala tayong dala. Ang pinakapag-asa po natin mga kapatid ay buhay na walang hanggan sa langit. Lahat tayo mamatay. Gaano makalaki yung pera mo, may iiwanan mo yan. Amen. So yun po yun na isiparating ni Apostle Paul sa mga doon sa mga mananampalataya doon sa Corinto at ngayon nga napapaalala sa atin ito. Ano? At kung ano yung nangyayari doon sa panahon na yun, ganun din nangyayari sa maraming tao sa ngayon. Ano? Kaya nga, maraming matatagal ng mananampalataya naliis ng landas dahil sa pera. Hindi nagtatagal, nawawala sa gawain. Marami rin mga bago nawala sa gawain dahil hindi rin nagkaroon ng pera. Amen. And totoo po mga kapatid na kaya ng Diyos na tayo payamanin. Ngunit hindi itong higit na pakinabang sa ating paglapit sa Diyos. Ay inulit ko, ang pag-asa natin sa Panginoon, kaya tayo lumalapit dahil sa malaking pakinabang sa buhay na walang hanggan. Ang kayamanan mga kapatid o ang pera ay pakinabang. Ngunit there is a greater gain. Ano yung greater gain? Yung buhay na walang hanggan sa langit, kasama natin ang Panginoon. Amen? But godliness with contentment is great gain. Ibig sabihin nyo, mga kapatid, pamumuhay sa kabanalan at kontento sa buhay. Itong higit na pakinabang, pamumuhay sa Panginoon na anuman ang kalagayan mo, yun po yung blessing. Pag ikaw na sa Panginoon, may pera ka man o wala, masaya ka, masaya ang iyong buhay. Yun ang blessing. The very meaning ng blessing, hindi po yung pag nakadinig tayo ng blessing nagkaroon tayo ng pera, blessing. Samantalang yung taong yun hindi naman nagsisimba, nagsusugal, nanalo sa sugal, blessing. Nakabili ng lupa, ng bahay, pero galing sa sugal, sabi niya, ito yung blessing. Mga kapatid, hindi po blessing yun. Mula sa sugal, hindi yun sa Panginoon. And blessing na sinasabi ng Panginoon, ang blessing na na sinasabi ng Panginoon, ay naibibigay ito sa mananampalataya. Sa unbeliever, ang blessing, ikaw yung maligtas. Magkaroon ka na lumapit ka sa Panginoon, yun ang blessing. Dahil ikaw, ang believer, ikaw ay makasalan, mamatay, punta sa impyerno. Dahil, ngunit, andun yung panawagan ng Panginoon na ikaw ay makalapit sa Panginoon at maligtas. Then, that's the blessing. Ay, ikaw ay maligtas, mabago ang buhay. Sa ating mga, sa ating mananampalataya, ay anuman ang kalagayan natin, may pera man o wala, that's the blessing. Masaya tayo sa Panginoon. Money is not a problem in itself. But the love of money is the problem. Amen.
For the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa pera ay ugat ng kasamaan. Kaya marami nawawala sa pananampalataya, naguging magulo ang buhay. So, ngayong gabi, mga kapatid, at narito po yung ilang paraan na paraan how to keep away from the love of money. Ito yung mga paraan para praise the Lord kung may pera. Pero wag mong ibigin yan higit sa Panginoon. Amen. Amen. And sabi ng Bible, how to keep away from the love of money? Number one, realize that one day, riches will all be gone. Alalahanin mo na isang araw, mawawala lahat yan. Pag namatay ka na, wala lahat yan. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. In the book of Romans, sabi ron, in verse 36, mula sa kanya, sa pamamagitan niya, at para sa kanya ang lahat ng bagay. Kaya nga, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, na isang Panginoon na makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanya. Amen? In in the book of Luke, mga kapatid, maliwanag na nagbigay ng halimbawa doon ng Panginoon, no, ng isang parable, no, isang parable means talinghaga. Ayan, ano ba yung parable ng talinghaga? Ito po ay kwento sa lupa na mayroong makalangit na kahulugan, no. And sabi ng Panginoon, merong isang mayaman, taong mayaman, na pagkatapos niyang umani ng malaking ani, inlagay niya sa kamalig, and nagpagwapas siya ng isa pang kamalig dahil para mapaglagyan ng kanyang maraming ani. And then, ang sabi nitong taong ito nakita niya yung nakuha niyang maraming ani, and sabi niya, ayan, hindi na ako gugutumin. Wow. Kakain, iinom na lang ako. Wow. Pero sabi ng Panginoon, hoy, hangal, bukas mamamatay ka. Sino makikinabang ng nakayamanan mong yan? And then sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, huwag niyong gagayahin ang taong yan. Ganyan ang mga taong nag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, ngunit dukha naman sa harap ng Panginoon. Sino po ang mayaman? Mga kapatid, maaaring wala kang bahay. Anyway, kung ikaw may matapat sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. May pangako ang Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Ha? Hindi ka mamawala, hindi ka gugutumin. No? Maaaring wala kang bahay, pakiramdam mo, mahirap ka lang, pero ikaw ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. Mayaman ka sa harap ng Panginoon. Amen. Amen. And then, how to keep away from the love of money? Realize that one day riches will all be gone. Number two, be content with what you have. Masayaan ka na kung ano meron ka. Amen? And sabi sa verse 8, and having food and raiment, let us be there with content. Meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masaya na tayo. Amen? Amen. And isang magandang halimbawa dyan, mga kapatid, ay sa Psalm 73, sumaglit po tayo ron, mga kapatid. Ano? Andito po si Asaph. Isang matapat na lingko sa Psalm 73. Kung di ako nagkakamali, 73 po ito. Andun po si Asaph. Lingkod po ito. Matapat na lingkod ng Diyos. But, sabi niya rito, in verse 1, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. But as for me, sabi ni Asaph, my feet were almost gone. My steps had well nigh to sleep. Ibig sabihin, malungkot siya sa kanyang kalagayan.
Parang pinakikita niya rito na malapit na siyang hindi na maglingkod sa Panginoon. Dahil sa kanyang kalagayan, sabi niya rito, verse 3, "For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked." Panginoon, bakit naman ganito? Naglilingkod naman ako sa inyo. Bakit wala akong, hindi ako katulad itong mga taong ito na hindi nagsisimba, nandun sa kanila ang pamumuhay sa kasalanan, pero parang sila pa ang, sila pa yung pinagpala ninyo. Iingit siya. Siguro, Panginoon naman, naglilingkod naman ako sa inyo. Nagtibitik-bitikleta, wala ako. Sila ang gaganda ng kotse. Naiingit eh. Sabi pa, no bonds in their debt. Wala silang, parang wala nang, wala silang takot sa kamatayan. But their strength is prim. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Parang wala silang problema. Maraming pera. Therefore, pride compassed them about as chain. Violence covered them as a garment. Kaya mayayabang. Wow, kilala mo ba ako? Member ako ng Pogo. Ay, pero mayaman ako. Marami akong pera. Yeah, violence covered them as a garment. Their eyes stand out with fatness. They have more than heart could wish. Kanilang mga mata ay mga sakim. Makita, gusto nila ano makita sa kanila. They're corrupt. By the way, ako nagpapasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid, ano, na ang ating Pangulo ay nasa tamang landasin. Pinahinto niya yung mga pogo. dahil dyan nanggagaling ang kasamaan eh. Kumikita tayo dyan, mga kapatid. Pero sugal yan. And dyan sa pogo, andyan yung lahat na ng kasamaan, andyan. And then, yung sa West Philippine Sea, salamat naninindigan yung ating Pangulo. And personally, nakikita ko maayos ang kanyang ginagawa. Amen. Hindi siya perfecto, but unti-unti, inaayos niya yung ating bayan. Nilalagay niya sa maayos na kalagayan ng ating bayan. Bagamat pinagpipilitan ng ating mga ng ating mga kaibigang China, nasakupin tayo, nagawin tong ating bansang province of China. Mga kapatid, salamat, meron tayong Pangulo na ninindigan atin ang Pilipinas. No way na makagawa ang China sa atin. Gusto nila sakupin tayo. Pero salamat, meron tayong Pangulong hindi corrupt, bagamat maraming corrupt na sinisira siya. Amen. So, and panalangin natin, by the way, mga kapatid, ano? Ano ang mangyari sa ating bansa? Damay po tayo riyan. Ngayon, bilang mananampalataya, anong gagawin natin? Tungkulin natin. Ipanalangin natin ang ating Pangulo. Lahat ng government officials na mamahala sa atin, panalangin natin. Yung mga corrupt, ipanalangin natin, mamatay na sila. Ay, magbago na sila ng ayusin na ng Panginoon yung puso nila. Amen. And ingit siya ni Asaph. Tuloy tayo. At sinasabi pa rito nito mga taong ito. And they say, how that God know? Asan ang Diyos nyo? Tingnan nyo ang kalagayan nyo. Wala kayong pera. Ako meron. Hindi naman ako nagsisimba. Hindi ako kumikilala sa Panginoon. Wala. Nakalimutan na kayo ng Panginoon. And they say, how that God know? And then is their knowledge in the Most High? Verse 12, behold, these are the ungodly. Ito yung mga nagsasabi, ungodly, walang Diyos sa kanilang buhay, who prosper in the world, they increase in riches. Ito yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, pero may maraming pera mula sa pogo. Amen. Sabi niya rito,
For all the day long I've been plagued and chastened every morning. Parang nalulungkot siya. Hindi siya makatulog. And sabi niya, if I say, verse 15, I will speak thus, behold, I should offend against the generation of thy children. Kung sasabihin ko ito sa maraming kapatiran, mang-open yung marami. Marami ako madadala. Ibig sabihin, mang-open. Ibig sabihin, matuturuan niya pa yung mga tao na makinig katulad niya na nawawala na ng pag-asa sa Panginoon. Kaya nga, sinasarili niya lang. Salamat naman, sinasarili niya lang. When I thought to know this, it was too painful for me. But, in verse 17, until, wow, ang ganda nito, I went into the sanctuary of God, then understood I the end. Salamat merong church. Sabi niya, no? Salamat sa church na naliwanagan ako. No? I understood I until I went into the sanctuary, then understood I the end. Nakita ko ang magiging wakas ng mga taong ito. Tandaan natin mga kapatid, what you sow, you reap. Anihin mo. Kung wala ka sa Panginoon, kabayaran ng kasalanan, iimpyerno, pupunta mo. Amen. And so, yun po mga kapatid, salamat, meron tayong church, meron tayong Biblia na nagtuturo sa atin na ang pag-asa natin ay ang Panginoon. Wala nang iba tayong, praise the Lord, kung tayo nabibigyan ng mga ng pera. Pero mga kapatid, every time pinapaalala sa atin ng Panginoon, unahin natin siya sa lahat ng bagay. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul. Mahalin mo ang Panginoon at mamahalin mo ang lahat ng bagay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ilang taon na kayo? Kako 51. Kamali lang ako, ikaw na, tinawanan mo. Sabi ko, 73 na po. 73 na. Alam nyo, Pastor, ano ang sekreto nyo? Bakit hanggang ngayon ay parang 73, magsa-74 na kayo? Pero bakit hanggang ngayon, pogi pa kayo? Hindi pa lang. Sabi ko, sa mukha talaga hindi nakikita. Hindi nakikita. Pero sa lakad nahahalata. And then sabi ko lang sa kanya, kapatid, gawa ito ng pag-ibig ng Diyos. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Dala ang Diyos ang pag-ibig. And pag dala mo na yung pag-ibig, magiging masaya na ang buhay mo. Magiging maginhawa na ang, lahat yan. Kasi ang pag-ibig, mga kapatid, sabi ng Bible, he that loveth not knoweth not God. Sino man hindi marunong magmahal, ay hindi niya kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano nga ba ang pag-ibig? Sa 1 Corinthians 13 ay pinaalam niyo sa atin. Charity. Charity is kind. Pag meron ka, ikaw nasa Panginoon, meron ka pag-ibig ng Panginoon, mabait ka. Charity, long suffering, mapagtiyaga ka. Pagtiyaga kahit na yung kahit na inaapi ka ng asawa, pinaglalaba ka ng asawa mo. Mahal, laban mo nga ito. Pero siguro iba, no? Huwag mo ako utusan ng ganyan. Hindi mo kilala, ako lalaki rito. And may pag-ibig ka. Sabi yan, charity is long suffering. Mapagpasensya. Amen. Amen. Ano pa? Suffereth, marami yan. 1 Corinthians, suffereth, thinketh no evil, hindi nag-iisip ng masama. Tangay mo na lahat, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos.
magkakaroon ka ng masayang pagsasama, magkakaroon masaganang pagsasama-sama ang inyong pag-family. Kasi pag-ibig ang mamamayani dyan eh. Amen. And pag magpag-ibig, mamahalin mo ang katawan mo. Pag mahal mo ang katawan mo, iingatan mo ito, ayusin mo. Kung pagkain ang masama sa katawan mo, hindi mo abusuhin ang katawan mo. Lechon, masarap po yan mga kapatid. Yung lechon. Pero kung abusuhin mo naman, puro kang lechon, abay, delikado ka mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Ed, ang lechon, ano ba yung sabi ni Pastor Ed? Dadaling ka sa Panginoon. Pag nasobrang ka sa lechon, dadaling ka sa Panginoon. Ibig sabihin, mamatay ka kagad eh. Ano? And nabanggit pa yon na ang nakakapag-high blood mga kapatid ay hindi yung lechon, hindi yung taba ng lechon. Wow. Parang hindi yung taba ng lechon. Kasi alam natin, uy, lechon yan, taba yan, balat ng lechon. High blood yan. Hindi po yun. Hindi po yun nakakapagbigay ng high blood. Ang nakakapagbigay ng high blood, pag naubusan ka na wala, buto na lang nakikita mo dyan. Ha, mga high blood ka, naubusan niyo ako. Ha? High blood ka, wala na tinira sa'yo. Amen. Joke only, mga patid. No? So, nasa nun, wala tuloy tayo eh. Ha? Be content with what you have. Ha? And by the way, mga kapatid, bilang mananampalataya, huwag tayong titingin sa iba. Huwag tayong titingin sa iba. Kasi pag tumingin tayo sa iba, maawa ka sa sarili mo. Maiinggit ka eh. And then, titingnan mo yung sarili mo. Bakit sila ganito? Bakit ako? Miguel, mga sepil, bakit yung mga kabataan ito? 16 years old, may girlfriend na, my boyfriend na. Ako 18, 19 years old na ako, wala pa akong boyfriend. Kung nag-aaral pa kayo mga young people, wala kayong karapatang pagpaligaw o manligaw. Ha? Huwag kayong titingin. Kaya mahalaga yung simbahan, you know? Eh kasi kung puro TV na lang pinapanood mo, may impluwensyahan ka ng mga pinapanood mo. May impluwensyahan ka ng hindi magandang mga pananamit, hindi maayos na mukha, may mga hikaw, parang demonyo ang buhok, ha? Dito, parang attorney. Oh, walang pera yan, pero kita mo, ha? Dignidad. Eh, nakakalungkot doon, mga kapatid, eh. Binuot, congressman ka, senatong, tapos nakatirintas ang buhok mo, makbuk, bihira. Eh, hindi man, ano, wala tayong, pero, galang naman natin yung, ano natin, yung kalagayan mo as a, bilang official ka ng bansa, pero, hindi ayos ang buhok mo, para kang bading na hindi maintindihan, para kang siraulo na wala, hindi maayos yung mga kapatid eh. Hindi maayos na pananamit, hindi maayos na hindi maganda ang patutuo niyan. Kaya nga sa atin sa church, tinuturuan tayo na maging maayos sa ating pananamit. Sa lalaki, dapat maayos. Maayos. Kasi ang tingin, sa ang tao tumitingin sa minsan sa kayusan natin. Pero mo, Kristiyano ka, pero ang damit mo, baby dress. Ang sexy mo. Gusto mo. Tapos, kalalaki mong tao, may hikaw ka. Yung mga Kristiyano. Tapos, ang haba ng buhok mo, may tinakatirintas pa. Huwag kayong ma-open mga kapatid, ano? Salamat ko na ituturo rito simbahan. Ano? Amen. So,
nawawala tayo ito. Look not unto others. Huwag mo titignan. Huwag kang tumingin sa iba, maingit ka. Look not unto others. Look not unto yourself. Huwag ka rin tumingin sa sarili mo. But ano sabi ng Bible? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin tayo sa Diyos. Ha? Kung naiingit ka, tumingin ka sa Diyos. Amen. Number one, realize how can we, how to keep away from the love of money. Realize that one day riches will all be gone. And then that, number two, be content with what you have. And then number three, monitor what you are willing to do to get more money. Tingnan mo. Kung yung gagawin mo, tingnan mo yung gagawin mo. Ano ba yung gagawin mo? Dapat tingnan mo, ano bang gagawin na para kumita ka ng pera, bigyan mo ng, tingnan mo, pag-aralan mo. Halimbawa mga kapatid, ano yung pagtatrabaho sa abroad. Marami sa akin lumalapit. Pastor, pag-pray nyo, magpunta ko ng Dubai, Saudi Arabia. And kasi, inaano niya na mas maganda ang kita ron kaysa rito. Mm-hmm. May kadalasang katuwiran nila. Ang tinatanong ko agad, meron bang simbahan doon? Wala po. Kung wala, magtyaga ka na lang kung ano hanap buhay mo rito. Pagtyagaan mo lang kung ang trabaho mo. Dito, meron kang simbahan. Aha, nakakapagpuri ka sa Panginoon, nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Mga kapatid, marami nag-abroad dahil walang simbahan. Pag uwi nila, may asawa na yung kanilang asawa. Marami po. Nandun pa nga lang eh. Eh kasi naman eh. Eh wala siya. Kaya nga mga kapatid, ngayon kung may simbahan, why not? Kung may merong sisimba ron, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Faith comes from hearing. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kailangan natin, pag hindi tayo kumain, mga kapatid, hindi tayo nanambahan, hindi tayo nakinig, mahina tayo. Subukan mo, wag kumain maghapon ng pagkain. Mahina ka. Oo. Ganon din sa spiritual na bagay, mga kapatid. Wala kang pagkain ng salita, manghina ka. Kaya maraming natutukso ng kasalanan, maraming nawawala sa gawain ng Panginoon dahil mahina. Kaya kailangan natin ng kalakasan ng Panginoon. Amen? So, in-advise ko, and then sa yung sa hanap buhay, gusto natin, ay, meron akong, ano ka, mag-anak ang misis ko, tito, ay, baka naman pwedeng pahiramin niyo ako ng pera. Mag-ano lang kami. Tinutulungan ko na ito, itong kamag-anak na miss ko. Eh, kasi naman, para makapaghanap buhay kami. Anong hanap buhay? Magtitinda kami ng sari-sari store. Pastor, malakas dito ang ano ang serbesa. Malakas dito yung... malakas yung alak, malakas ang sigarilyo. Sabi ko, hindi yan ang hanap buhay na ibinibigay ng Panginoon sa mga anak niya. Pero mo, Kristiyano ka, nagbebenta ka ng sigarilyo? Eh, Pastor, malakas eh, dito ako kumikita eh. Mga kapatid, di ka pabayaan ng Panginoon. Amen. Amen. Isang halimbawa na lang sa akin, mga kapatid. Nawala ako sa Panginoon, ang hanap buhay ko, dyaryo. Newspaper dealer po ako. Hindi sa pagmamalaki, isa ako sa mga 10 outstanding newspaper dealer ng buong Pilipinas. And dumating ang time na, yun nga eh, for the love of money is the root of. Maganda yung hanap buhay, maganda yung maraming pera. Pero pag marami kang pera, marami ka rin kaibigan, kamag-anak, marami ka rin bisyo.
May pera ka eh. Eh salamat naman mga kapatid, pinalo ako ng Panginoon. Kaya kala ko naman ako na magaling eh. Eh pare, ano lang yan, sipag lang yan pare. Gusto mo magkaroon ka ng magandang hanap buhay, mas sipag lang yan. Huwag ka lang mag-iisip, huwag ka lang mandadaya sa kapwa mo. Pero, wala sa akin ang pananambahan. Meron akong inom. Ha? Nakatuwiran ko sa misis ko, pagka nag-aaway na kami ng misis ko, papa, kasi halos gabi-gabi, nakainom na ako. And then, sabihin ng misis ko, papa, tigilan mo na yan. Kung hindi ka titigil, maghiwalay na lang tayo. Totoo po yan, mga kapatid. Kasi nalulung din ako sa alak eh. Hindi naman sa drugs, sa alak. Kako, galit ako. Bakit? Bakit mo gagawin yan? Bakit? Pabaya ba akong tatay? Irresponsible ba akong tatay? Pinabayaan ko ba kayo? Ako, pabaya ba akong tatay? Meron tayong magandang hanap buhay. Hindi ko pinabayaan yung hanap buhay. Meron tayong, magkaroon tayo ng, dahil sa sipag natin mag-asawa, magkaroon tayong lupa at bahay. Dahil sa pagsisikap natin. Pabaya ba akong tatay? Andyan yung mga anak natin nag-aaral sa magandang school. Pabaya ba akong tatay? Ha! Hindi naman kumikibo yung miss ko. Kaya sabihin ko, Ma, hindi ako masamang tatay. Huwag naman pigilan mo ako, pakikisama ko. Nakikisama lang naman ako eh. Ano yung pakikisama? Inom, nightclub, lahat na ng mga na ginagawa ng lalaking wala sa Panginoon. Katuwiran namin, pangit mang pakinggan mga kapatid, ang katuwiran namin noon, pare, ba't bibili ka ng buong baka? Eh, pwede ka nang bumili ng 4 kilo. Yan, di ba, pandena? Salamat, mga kapatid. Pinanghawakan namin yon. At hindi ako nagkaroon ng anak sa labas. Kaya nung makakilala ako sa Panginoon, sabi ng misis ko, Papa, wala ka ba talagang anak sa labas? And, mga kapatid, salamat, no? Naitubit ako ng Panginoon. Pinalo ako ng Panginoon, lasing, nabangga, ayan. Nakita ko, kailangan ko Panginoon, hindi pala ako magaling. Amen. Gumagaling lang pa ako dahil sa Panginoon. So, balik tayo rin sa ano, doon sa testimony ko tungkol sa at sa newspaper dealer. Born again na ako, malakas na yung dyaryo namin. And malakas na dyaryo nun, yung Abante. At the time, mga 1995 yun. Ang Abante namin, mga kapatid, umu-order ako ng 10,000 order. Kasi malakas ang dyaryo nun eh. And bakit malakas yung Abante? Kasi meron doon pag binasa mo yung Serex. Ewan ko inabot mo yung Serex, brother, no? Pag binasa mo yung Serex, tatayo ang balahibo mo. Mag-iinit ka. Parang si Robin Padilla. Pag-iinit. Saan ko dadalhin yung init ko ito? Nag-iinit ka. Kaya mabili. Ang order ko, mga kapatid, ng Abante, kumikita ako, sabihin natin, kumikita ako ng 2,000 a day sa Abante. 2,000 a day. Pero every time magpipreach yung pastor namin, tinatamaan ako. Huwag kayong paggamit sa diablo. Eh, kasi nararamdaman ko, ginagamit ako ng diablo sa pagbebenta ng Abante. Eh, kinausap ko, yung pastor namin, sabi ko, pastor, kasi ganito. And sabi ng pastor namin, ano ba yung babasahin? Masama ba? Opo, pastor. Eh, isa lang naman yon. Tigilan mo. Sige po, pastor. Wow. 2,000 a day. Ano gagawin ko? Dinabi ko sa misis ko. Dami misis ko. Pag-aralan mo pa. Pag-aralan mo. Madali sabi mga kapatid, hiniling ko sa Panginoon, paano ang gagawin ko, Panginoon? Nagagamit ako eh.
Oh. Madali sabi, binigyan naman ako ng paraan ng Panginoon. Kala nga ng iba, hihinto na ako sa trabaho, asahan ng buhay. Ngayon, binigyan ako ng madali sabi ng paraan ng Panginoon. And naalis ko yung abante, pero may pinalit ng Panginoon. Napaka, ipinalit niya subscription. Ano yung subscription? Yung mag-aral, deliver ka lang ng dyaryo, hindi na yung sa kalye, hindi na yung mga nagtitinda, hindi na subscription. Kaya nga, nawala na yung abante, nandun pa rin yung aming hanap buhay. Dumami yung aming subscription. Kay umulan, umaraw, meron kaming kita dahil meron kami mga subscriber. Rasyonan lahat yan. Hindi mo na kailangan magbenta. So, yun ay pinalit ng Panginoon sa amin. Hanggang sa dumating na yung pandemic, hanggang kailan lang nawala yung hanap buhay namin. Pero kung tutusin, kaya pa na. Sabi ko, Mama, hinto na natin yan. Kasi kumunti na gawa ng pandemic. Matanda na tayo. Bigyan naman natin ng panahon yung sarili natin, yung family natin. Hininto namin yung hanap buhay namin. You know? And, so, hindi ako nang hinayang, ano yung nais ko ipunto rito, huwag tayong manghihinayang. Ay, malaki mawawala. No, mga kapatid, papalitan niya ng Panginoon ng mas malaki. Amen. So, tsaka isang baralan, mga kapatid, huwag tayong umasa ng palagi sa Bombay. Pag maghahanap buhay ka. Hindi kasi, maraming ganito eh. Uutang sa Bombay. Hindi masama umutang. Pero kung palagi ka lang utang, umasa ka na lang sa utang, nasanay ka na sa puro utang, mga kapatid, hindi na maganda yon. Kasi may nangyari sa aming isang kapatiran, meron siyang tindahan, ang ganda ng tindahan. Malakas yung tindahan. Pero ano, dahil utang ng Bombay, hindi pa natatapos bayaran yung Bombay, utang na naman, meron siyang... Bandang huli, nainto na yung hanap buhay kasi kababayad sa mga Bombay. Ang tubo nila napunta lang sa Bombay. Malaman-laman ko, kala ko isang Bombay lang, yun pala, apat yata ang Bombay. Tapos mayroon pang isa lumapit sa akin. Pastor, si ano? Asa na? Kala ko hindi ko na alam eh, lumipat eh. Pastor, bakit? May ano ba? May utang sa akin, 20,000. Ay, hindi ko alam. Bale, Pastor, pakisabi na lang. Yung 20,000 ang inulang niya, bahala ang Panginoon sa biro mo, unbeliever, magsabi pa bahala ang Panginoon sa kanya. Mananampalata ito, mga kapatid, isang paalala lang, huwag tayong masyasa sa utang. Utang, walang problema yan, pero matuto tayong mag-ipon. Amen. Huwag yung maging ano natin sa Bombay. And malapit na naman din tayo, mga kapatid, ano? And sabi sa akin, sa Chinese, marami rin ako natutunan. Kasi maliit pa ako, mga kapatid, lumaki ako sa farm. Hindi nga. Pinanganak kami sa Quezon City. Dinala kami ng tate at nanay ko doon sa, kasi matanda na rin tatay ko, disgrasya pa, dinala kami sa Leyte. And then, alam niyo naman, buhay sa ano, hindi naman sa city kami. Doon kami sa Dulag, Leyte, sa Baryo, Tabo, ayan. And nag-aaral ako, mga kapatid, kasi ganoon ang eskwelahan doon eh. 1 kilometer away sa school, grade 5, grade 6 ako noon. Doon ako nagtapos ng grade 5 hanggang first year. And marami ako natutunan sa farm. Natuto kong, kasi ang lola ko kasama, natuto kong magtanim ng kamote, mag-ani ng kamote, mag-harvest ng mais, you know? Kaya maliit pa ako, nasanay na ako maghanap buhay. You know, grade 6 ako, pag-pepersin ako, doon sa bayan namin, nagtitinda ako ng itlog.
Eh, ako, gusto kong talagang masinop ako, nag-iipon ako. And sa probinsya kasi, mabasba noon na nasa tagiliran lang, walang wall. Sasabit ka lang, oh. Bunay. Kasi yung bunay sa Bisaya, itlog. Ay! Eh, itlog pala. Bunay sa Bisaya, baligtad. So, nasanay ako. Kaya nandito ako sa Manila, hindi na ako napag-aral. Actually, sa second year high school lang ako. Pero, dala ng kalagayan. Valedictorian po ako, mga kapatid, hindi pinagmamalaki ko. Gumagawit ako, grade elementary, valedictorian. Pero dahil wala na at the time, wala na ang mga magulang ko, at the age of 14, ako na yung breadwinner. And nagtinda ako na sigarilyo sa top. Kaya magmula sa PAM, naging lumaki ako sa kalye. Tinda ako sigarilyo. Yung nagtitinda yung mga sigarilyo, yung tinatawag nga tagatak. Oo. Oh. Tinitinda na namin ng mga Blue Seal. Pero mahuli ako, nahuli ako ng BIR. So, mga kapatid, naranasan ako. And salamat, meron akong nakilalang in-check. Nag-encourage pa sa akin. Sabi sa akin, alam mo, Alan, maganda ikaw gawa. Maganda yan, gawa mo. Tinda ka sigarilyo. Kasi, mas madali ang asenso mo riyan. Nahanap buhay eh. Kesa sa trabaho, mas mahirap trabaho. Gusto iba, marami gusto trabaho. Pero hanggang doon lang ang sahod. Hanggang doon lang ang kita. Whereas kung hanap buhay, wow! At saka isang paalala sa akin ng Inchik. Alan, pastor. Ay, hindi pa pala ako pastor noon. Sabi niya, Alan, paalala ko, ikaw kikita ka 10 piso, tabi mo 5 piso. Ipon ikaw. Mahalaga yun, ipon. Pero kailangan pa po na, kailangan pero may makukuha ka. And, huwag kang magtitinda ng konti tubo lang. Sabi yung chick. Mahilig sa mga halibuhay yung chick eh. Konti tubo lang. Huwag malaki. Kasi karamihan ang kababayan mo. Gusto tubo kagad malaki. Kinti nawawala kagad yung hanap. Hindi kagaya namin, Chinese. Maliit lang ang tubo. Pero maliit ang tubo, marami na mabenta, malaki na rin ang tubo. Eh, intindihan niyo mga batid. Eh, hindi ko nakakalimutan yung Chinese na yon. Ewan ko kung nasa Pogo na ngayon. Nasa Pogo. So, mga kapatid, monitor what you're willing to do to get more money. And then, pang-apat, love people more than money. How to keep away from the love of money? Love people more than money. In verse 18, ano sabi ron? Malapit na po tayo, mga kapatid. In verse 18, sabi ron, that they trust them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they may be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Love people more than money. Ako nalulungkot mga kapatid, ano? As a pastor, ano? As bilang, misan makikita mo sa Facebook, wow, mga pinakikita, kumakain sila sa magandang restaurant. And then may mga vlogger, no? Na pinakikita ng vlogger, nandun sila sa magagandang lugar. Wow! Mayayaman, nasa cruise. Wow, napunta sila ng nag-round the world. Makikita mo mga gandang lugar. Mga kapatid, sabi ko, ang yayaman itong mga ito. Siguro kung yung kayamanan nila, ipapakita nila na tumutulong sila sa maraming mahihirap, masisiyahan pa ako. Amen. Hindi yung mandung ka, parang nangiinggit ka pa eh. Meron din mo gano'n. Mga kapatid, ingat din po tayo ron, no?
baka dating sa iba eh, kasi dating niya lalo sa mga mahirap, pinakita pa nito, yabang-yabang naman nito. Ingat din po tayo. Amen. Love people more than money. Sa Galatians chapter 6 verse 9, ang sabi naman, let us not be weary in well-doing, but in due season we shall reap if we faint not. In Proverbs 11:30, ang sabi naman, the fruit of the righteous is a tree of life, but he that winneth souls is wise. Ang bunga ng isang mananampalataya, ang isang nakakilala sa Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Yun ang bunga. Doon tayo pupuntahan. Yun ang yung resulta ng ating pagkakilala sa Panginoon. Buhay na walang hanggan. Pero may kasunod po yung mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, the fruit of the righteous, tayo, mga righteous, nagtatawag ng Panginoon, is a tree of life, buhay na walang hanggan. But, meron but he that winneth souls is wise. Salamat, meron kang buhay na walang hanggan, pero hindi ka wawayo sa harap ng Panginoon kung wala kang bunga. Ibig sabihin ng bunga, meron ka na dadala sa Panginoon. Amen. So, the Bible says, Mark chapter 8, but what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano pakinabang isang tao, mapasakan niya man ang buong kayamanan ng sanlibutan ito, mapahamak naman ng kanyang kaluluwa. Love people more than money. Amen? Kaya salamat mga kapatid, ano, yung binibigay natin, ibinibigay nyo, ako ipasalamat sa inyo, no, tulong-tulong kayo, hindi lang sa gawain, andun yung faith promise na binibigay nyo na para sa gawain sa mga misyon nangangailangan, you know, and ako iniwala hindi na magtatagal may mga misyon na mag andyan si JB, you know, na nagpaplano na na magpunta sa Hamas sa Cavite, you know. Hindi natin alam. Maraming preacher dito na pwede mag-mission. And doon natin ibigay. Ano? And malaki magagawa na niya, mga kapatid. Ako yung iniwala. Sabi ng Panginoon, prove me. Give me your tithes and offerings. Prove me therewith, say the Lord of hosts. Prove me, subukan mo ako, sabi ng Panginoon, bigay mo yung offering mo, yung tithes mo. Pagka hindi binuksan ko yung durungawan ng langit at ibuo sa iyo masagana ang pagpapala. Wow! Mga kapatid, every time, iulitin ko, pagpapala, hindi marami kang pera. Praise the Lord. Ang blessing ng Panginoon, ano man ang kalagayan mo, may sakit ka man o whatever, masaya ka sa Panginoon. And then, the last, love God's work more than money. Love God's work more than money. Yung faith promise, yung sa mission, maging mayaman sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. And hindi lang sa tithes and offerings. In faith promise, in church building, in soul winning, sa amin, mga kapatid, nandiyan sila, aking kasama, no, sila Brother Art. Itong mga nakaraan lang, nakaroon kami ng DBBS. Buti na lang na-operahan ako sa puso. Siyempre, ilang oras din, isang linggo yun na tinuruan namin yung mga bata. Bagamat mataas na yung single sa amin sa electric bill, doon pa lang sa church, mawabot na 21,000, yung sa church pa lang yun. Nagkaroon di BBS, umabot ng 29,000. Wow, sabi ko. Siyempre, magamit ng aircon, lahat yan. Ako, mga kapatid, tipit-tipit tayo. And, isang malaking pinag-agastusan namin, mga kapatid, yung tinitira ng aming staff. Kasi umuupa kami ng bahay para sa kanila. Yung mga staff,
mga staff, mga full-time staff, sila yung nananalangin, sila yung naglilinis sa church, ano, sila yung nagso-sowing, sila yung mga nauutusan ng simbahan, no? Sila yung mga driver, ayan. Ang upa lang dumating, sinasabi ito para makita nyo, mga kapatid, yung blessing ng Panginoon. Umupa kami 18,000 a month. Bukod din sa 29, 20, electric bill sa church, ha? Yung pa lang, 18,000 a month. Ang electric bill, water bill, maabot ng 15,000 sa loob ng isang buwan to. Ang pagkain nila, mga kapatid, maabot ng, siyempre, malalakas kumain yan eh. Maabot ng 12,000 a week. 48,000 a month. 48 plus 18, 60. Plus 15, 75,000. Wala pa yung allowance, mga kapatid. Wala pa yung gasolina. Kaya maabot, sabihin natin yung isuma total, gumagastos kami ng 100,000 dun lang sa tinitira ng mga staff. Siguro kung iba akong pasto, bahala kayo sa buhay nyo. Tayang yung pera. Pero mga kapatid, hindi. Eh salamat naman na ipoprovide ng Panginoon. Misa talaga nagigipit. Oh, pagigipit, oh, hati-hati mo na sa balawan. Pero hindi sila napapabayaan, hindi sila napapabayaan sa pagkain. You know? Ang laking bayarin. Pero God provides the needs. Salamat sa church. Ako nagpapasalamat sa church. And din naman pinagpapala naman ng church. You know? And ganun din sa inyo rito mga kapatid. Salamat. Tulong-tulong. Andin yung sama-samang tulong-tulong. Wala mang pera yung binigay, pero tumutulong. Ganun lang naman eh. Marami pera, tumutulong, ibibigay ng malaking pera. Praise the Lord. E tumama ka sa loto, pwede naman. Sikreto mo lang. Pero, Pastor, paano yan? Alimbawa yung pera, galing sa sugal, nanalo. Tatanggapin nyo? Oh! Paano tumahimik yata? Oo. Sabihin ko lang sa kanya, kapatid, alam ko galing sa sugal ito. Kasusunod, pag malaki pa tinamaan mo, hanapin mo ulit ako, ha? And then, sabi ko, ito alam ko sa sugal, pero andyan ang Panginoon, salamat, naging matapat ka sa akin, ay papanalangin ko sa iyo, huwag ka nang magsugal. And itong pinanalunan mo sa sugal, gusto ko, alam ko, gusto mo makatulong din sa simbahan. Gagamitin natin ito sa simbahan. Huwag ako nang magsusugal. Pag nanalo ko ulit, sikretuhin mo na lang si Brother Art. Hindi, mga kapatid. You know? And, pero kung palagi umaasa ka na lang doon sa sugal, aba, hindi naman maganda yun, mga kapatid. Ano? So, love God's work more than money. Amen? And yung mga ibinibigay natin, tithes and offerings, yung mga commitment, ayan po ay para sa mga, para sa gawain ng Panginoon. And then, andito na po tayo sa conclusion. Tandaan natin mga kapatid, money is gain, pakinabang. But there is a greater gain. But godliness with contentment is a greater gain. Money will buy a house, but not a home. Money will buy a food, but not an appetite. Maraming pagkain, wala ka naman gaano kumain. Alam ko may sakit ka. Wala kang pera, pero kung gaano mo na kumain, lakas mo kumain. Takaw mo, hindi ka ba nag-iiwan? Money will buy clothing, but not beauty. Oo. Ang beauty na sinasabi ng Panginoon, lalo sa kababayan, yung puso. Hindi yung kasuotan mo. Praise the Lord, bibigyan. Pero nakatingin ng Panginoon sa, hindi sa kasuotan, sa puso mo. Amen.
Money will buy medicine, but not health. Marami kang pera, mamat, ano ka na, ano ba tawag, 50-50 ka na, wala rin magagawa yung pera mo. Money will buy bed, but not sleep. Oh, yung boss ko, mayaman yung boss ko. Tinutulungan yung ganyan kutso, naka-aircon lahat. Pero hindi makatulog. Dahil yung problema. Pinapawisan. Ako ang driver nun eh. Pinagamas lang ko. Yaman-yaman mo, manager ka pa. Pero, ako driver mo lang, pero mas masaya ako sa'yo. Then, nadaan kami dyan sa South Super Highway. Hey, Alan. Kasi Francis yun eh. How come those people? Kasi squatter ko yan. Dyan sa South Super Highway noon sa Bangkal. Nakahubad yung mga bata. Look at those children, you know. Ang dudumi. But it seems they're happy. Kako, ikaw lang naman malungkot eh. Dahil pera. Sindi ko lang siya, masanihin na yan eh. May pera, wala, masaya yan. Ikaw lang naman, maraming pera, pero malungkot ka. Marami kang problema. Money will buy knowledge, but not wisdom. Tapos ka mga ng pag-aaral mo, ano man natanapos mo, kung wala kang salita ng Diyos, wala kang wisdom, you are nothing. Money will buy loyalty, but not love. Money will buy crucifix, but not a savior. Kayang bumili ng malaking krus. Gusto mo malaking krus pa. Oo. Pero, makabili ka, pero hindi yung tagapagligtas. Money will buy things, but not happiness. Amen? Or joy. And ito po yung pinakamaganda, mga kapatid. Maganda yung magkaroon tayo ng pera. Maganda yung, or mabuti yung magkaroon tayo ng maraming pera. Amen. Sino ayaw ng pera? Sino ayaw ng pera? May sinungaling tayo, no? Kung ayaw natin ng pera, lahat tayo may gusto ng pera. Mabuti yun, magkaroon tayo ng pera, maganda yun, magkaroon tayo ng pera, mabuti rin yung magkaroon tayo ng maraming pera. Magkaroon tayong maraming pera ng mga bagay na mabibili ng pera, but hindi kaya maganda o mabuti kung meron tayong mga bagay na hindi nabibili ng pera. Amen. Yung kaligtasan, hindi nabibili ng pera. Yung pagbabago ng buhay, hindi nabibili ng pera. Yung kasiyahan, yung kapayapaan na meron tayo, hindi yan nabibili ng pera. Amen. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. So, amen. What a great message tonight. Amen. Salamat sa Panginoon, no? What a great message. No? May mga bagay na hindi kaya bilhin ng pera. Amen. Salamat po tayo naligtas. Amen. Wala pong kapalit yan sa pera, ang kaligtasan. For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lost your own soul? Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No, hindi po masama na magkaroon ka ng maraming pera. Ang masama, mahalin mo ang pera at mahalin mo ang pera kaysa Diyos, kaysa tao at sa gawain ng Panginoon. Kaya mahalin natin ang Diyos. Amen. Hindi po problema ang pera kung mahal mo ang Diyos. Amen. Kaya huwag mong unahin ang pera. Unahin mo ang Diyos. Idadagdag niya ang pera.
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya the message is very clear. Amen? How to keep from the love of money. Amen? Huwag natin mahalin ang pera. Mahalin natin higit sa lahat ang Diyos. Mahalin natin ang ating pamilya. Mahalin natin ang gawain ng Diyos. Mahalin natin ang kaluluwa, kapatid. At doon po tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Kaya ang pera po, hindi po yan sukatan. No? Na ikaw pinagpala ng Diyos. No? Ang sukatan, kapatid, na ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Yan po ang mga bagay na sa atin na hindi kaya bilhin ng pera. Amen? What a great message. Amen? Tayo po mag-pray at tayo po manalangin. At habang tinutugtog ang awit paanyaya, if the Lord speak to us through this message, amen? Hindi po masama ang pera. Marami kang pera. Ang masama, mahalin mo ang pera. Bakit hindi ka mag-commit sa Diyos, Lord, mahalin po po kayo, Panginoon, higit sa pera. Yan ang utos ng Diyos eh. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. Mahalin natin ang Diyos. Amen. Mahalin natin ang kanyang church. Mahalin natin ang kaluluwa.